So yun, okay KGX mo sa akin lahat at magandang gabi sa inyo lahat. Medyo paus lang tayo. So check lang natin to, no? So talaga binati ko si Cointelegraph ngayon, di ba? Pero kung mapapansin nyo, from 26,000 BTC, nung nag-post si Cointelegraph na na-approve na ng SEC, yung Bitcoin Spot ETF, mga Lodi, lumipad yung value ng BTC hanggang 28,900 yata. And then, nung nagsabi siya na nag-apology siya, no? Nung nag-apology siya that time, at ang nangyari, biglang bumagsak yung value ng BTC. Pero kung mapapansin nyo, biglang lumipad ulit. From 28 na ulit siya, no? So, biglang bumaba yan ng 26, pero biglang nag-28 ulit. So, kung mapapansin natin, muntik pang pumalo ng 28,800, mga idol. And then, may mga ibang nag-tweet, paano nga kapag biglang na-approve ngayon yung BTC, mga Lodi, no? Ay, yung BTC, yung spot ETF, no? So, sabi nila, possible lumipad dyan ng 49,000 USDT, mga Lodi, no? So, ako, ang ginagawa ko, mga idol, no? Sabi ko nga sa inyo, patuloy tayo nag-iipon ng kung ano-ano, no? Yung mga assets natin, yung sa spot, ano yung iniipon natin? Ako, ito, mga Lodi, no? Ito lang iniipon natin, mga idol, sa ngayon, ADA and Dogecoin, mga Lodi, no? Dogecoin, Elon Musk Coin, and ADA, XRP, meron tayo. Tulad nga ng sinabi ko noon pa, papakita natin, syempre. Kasi yung iba, sinasabi lang na negative tayong may XRP, pero meron tayo. So ito, check lang natin yung calendar sa 3 months, okay? So ito yung mga winidraw nating XRP. So nag-iiba-iba tayo, no? Marami tayong platform. May Binance, may BitGet, may BingX, meron tayong OKX, di ba? Pinapakita ko sa inyo yun. OKX, bago pa lang. Pinag-aaralan pa lang natin ng OKX. Pero sa BingX, meron din tayo. Kaya papakita ko sa inyo yung assets. Meron tayong 324 USDT. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi lang BitGet ang meron ako. OKX din, Binance, tapos ito, itong BingX, mga Lodi. Dito tayo nag-iipon ng ibang coin din. So dito, sa BitGet, ang iipunin natin, mga idol, ay, syempre, pakita ko lang ulit, ADA and Dogecoin. No, kung mapapansin nyo, kung kayo eh kasama dun sa future nung nakaraan, so at isa kayo sa natalo, no, tayo din naman ang ginawa natin nga lang spot, no, nag-ipon tayo ng coins kung saan, kung mapapansin nyo, eh lang i-negative natin, halos walang $1 isa, o sabi mo na kamuntig $1 na lang yan, so $2, no, ito yung ating negative ngayon, $1, kesa doon sa 65,000 USDT na naubos kahapon, mga idol, no? So kaya napadami yung video talaga natin kahapon, mga idol, di ba? So tingnan niyo naman 'yan. So ngayon si Cointelegraph ay halos hindi siya pinaniniwalaan. Maraming comment, pero marami siyang pinopost, pero kung mapapansin niyo yung mga comment hindi okay. No, pero mababalik niya yan, yung trust na yan ulit, no. Pero syempre, yung mga natalo, puro batikos na ang ibibigay nito kay Cointelegraph, mga idol, no. So, ano pa ba yung mga ibang news na nakita natin, mga idol? Check lang din natin ito. Tomorrow, no, you wake up and the BlackRock spot ETF got accepted. For real this time, BTC is at 48 USDT. So, nakapag-ipon na ba kayo, mga idol? Nakaipon na ba lahat? Nakapag-imbak na ba ng coins, no? So, ako, para sa akin, if yung sinasabi niya na biglang lilipad ng ganyan yan, para sa akin, bull na yan. Bull na yan, yung presyo na yan, yung 48 USDT na yan. Bull na para sa akin yan, no? Kung meron ako nun, papapalit ko na yan. Hindi na ako magdadalawang isip na ipapalit kung may BTC man ako ng 48,000 USDT, mga idol. No, hindi na ako magdadalawang isip yan. Pera na yan, mga idol. Di ba? So, ano pa ba? Ito, ang daming sikat ngayon eh. Daming mga news ngayon. Ito, katulad nito. So, may lumabas na bagong balita na may anak si Francis M., no? At yun yung anak niyo.
yung anak niya parang sa side daw ni Francis M, no? So ito yung mga bagong news ngayon. Ako, ito yung mga news na ganito. Babatikusin dito si Toyo, no? Pero si Toyo tatanggapin niya yan. Kasi una, tulad ng sinabi niya, totoo naman, no? Kung hindi sa kanya lumabas yan, lalabas din sa iba yan, at lalabas din yan yung issue na yan. Sabi nila kasi for 15 years nanahimik ako, so talagang lalabas siya, no? And then si Toyo, ang para sa influencer yan eh, kukunin niya yan, mga idol, pera din yan eh, di ba? So ilan ng views niyan, mga idol? 19 million yan, eh no? 19.4 million yan, mga idol. So hindi natin alam kung magkano ang kitaan sa Facebook, pero sa YouTube ang kitaan ng 1 million is 50,000 pesos pinakamababa. Pero yan, 19 million yan, di ba? So halos na sa ano yan, 2 million mahigit, di ba? Halos na sa 2 million mahigit yan. Pero ako, kung ako naman si Toyo, syempre, kukunin ko siya as a content. Tapos, tama yung ginawa niya, nag-PM siya kay Miss Pia, Magalona. And then, kung hindi naman sumagot si Miss Pia, nag-post siya, di ba? Kung nanghingi nga talaga siya ng permiso, di ba, kay Miss Pia. Kasi pinanghihinayangan niya yan eh. Kapag hindi sa kanya lumabas yan, ang laki din ng mawawala sa kanya. Diba? So, ngayon, nilabas niya yan. Oh, trending siya. So, Pinoy Pawn Star, no? Trending na trending yun, mga Lodi. Lupit talaga ni Toyo, eh, no? Eh, no? Oh, diba? Sabi dito, trending again and again and again. Pinoy Pawn Star. Eh, no? Trending, mga idol. Diba? So yon mga idol, no, sa mga gustong pumasok sa BitGet at mag-ipon ng token, yung link natin sa description, yun yung gamitin nyo mga idol. Okay? So ayan, may $8 tayo. Ito yung panalo natin sa copy trading. Ito yung copy trading, no. Ayan lang yung pinipili natin mga idol. Highest copy trader profit, ito. Ito and ito. Okay? So pwede nyo gamitin yan mga Lodi, no. So bukas kapag ka nanalo ulit tayo sa copy trading, ang gagawin natin, bibili tayo ulit. No, bibili tayo ulit. Yung video, lagi tayong bumibili, di ba? So, ayan. So, pag na 200 USDT ko na to, nilipat na ako sa BGB, mga idol. BGB tayo next. Mag-iipon tayo ng BGB, 200 USDT din. Okay? Saludo sa lahat, AJX. Magandang gabi sa inyo.